Okay, Ma'am Sheila. Sinulat ko followers ko. Nandito tayo sa bagong ospital ng Maynila. Napakaganda. Si Sheila ang project manager dito. Ang nagtatrabaho, ang tamang sisisihin ba? Napakaganda. Grabe, Sheila. Ito ba yung frontage natin, di ba? Oo, ang ganda. Tapos, ito yung pinakaharap ng bagong ospital. Yes. So, ilang taon ba to ginawa? Matagal na kayo dito? June 2019. Ito yung pinaka-frontage, di ba? Apo. Tapos pataas. Ano meron dito sa butas na to? Meron tayo dyan, ano, Doc, atrium ang tawag niyo dyan. Ah, dito ang atrium. Pwede lang lagyan ng mga table, mga restaurant. Puno, para. Then meron tayong green vertical garden dyan. Ah, dito maglalagay vertical garden? Vertical garden. Ah, so okay. Ngayon kasi nagpa-propagate pa tayo ng mga tanim natin. Sige. Okay. Ang ganda ng front page, oh. Parang St. Luke's Global to, ha? Ibang klase, oh. Sisilipin natin, ha? Tingnan natin sa loob kung gano'ng kaganda. Pasok tayo sila. Ito ay design lang. Design. Artwork. Fountain. Ang ganda naman ang emergency room. Pakita mo, Doc Lisa, oh. Ang laki na emergency room, oh. Oh, maluwag. Titignan natin sa loob, oh. Tapos, ito yung parking dun sa kabila. Mamaya, papakita natin ang parking. Ah, pasok po tayo. Doc Lisa, madapa ka. Pasok tayo, Doc Lisa. Sa emergency, dito. Dito tayo, pasok tayo. Dito muna tayo sa lobby. Very busy, ang daming gumagawa. Almost 90% complete na ba, Sheila? Mga 80 to ano na. Wow, ito ang magandang lobby. Oh, ang ganda ng lobby natin. Kasama natin si Rita. Oh, pasok kayo dito, Rita. Rita, pwede ka sa loob. Kunwari ikaw yung ang receptionist information. Sa information. Ang ganda naman nito. Lisa, pakita mo kung gaano kaganda itong... Mahal siguro gawin nito, no? Pagka-design nila. Marble. Yes. Marble. White and green marble. So, kung mayroong mga tanong, dito sila. Di ba? Sa lobby, ang ganda ng likod. May mga sopa pa tayo dito. May garden pa. Talagang ang kinis, oh. With elevator, ha? Pero, mahal po ang elevator. Pati may special... Palay ko, meron pang papagandahin dito. I-on mo lahat. May special lights pa tayo. Sige nga. On lahat. Buksan natin lahat. Wow. Sige pa. Lahat yan. Kauna. Yan. Oh, maganda pa yung natin, receptionist. O, pasok na tayo dito. Silipin natin yung emergency room. Kung yung emergency room ba ay nakakabuhay o hindi nakakabuhay. Merong emergency room din nakakabuhay. Yung pag nakita mo pa lang, ayaw mo na eh. O, tingnan natin kung gaano kalinis, gaano kaputi. Ito makakabuhay. OR agad. May nurses lounge, Doc Lisa. ER, meron ng operating room. Nako, marami na mag-a-apply dito. May taguan ng may doctors on duty. Meron dito ER head dito sa taas. ER head yan. Meron na rin silang birthing room. Sige, pasok tayo. Operating room, kasi malapit na matapos. Kasi yung iba pagpababa sa taxi, lalabas na eh. O, tignan natin kung pagpasok eh. Ito ang wow. Birthing room. Ito ang birthing room. Ito, dito. Dito ang pasok, birthing room. Ah, okay din ah. Pero napakaganda ng ER. Pakita natin yung ER. So, pag meron na aksidente, may na heart attack, ang mangyayari, papasok kayo dyan sa loob, ito makikita nyo. Ang laki ha. Nandito lahat ng chart, Doc Lisa. Kompleto. Tapos lahat to, may beds, di ba? Meron. O, malalagyan natin ng beds to lahat. Kasi kompleto na dyan eh. May oxygen at ibang mga gamit. Ang ganda ng pagkagawa.
Pero temporarily, ano nga plano natin dito? Gawing ano? Oo. COVID facilities. Oo. Ang plano muna habang mataas yung COVID kasi napupuno na yung COVID-19 field hospital, lalagyan muna natin ng bed dito para additional na para may magandang mapuntahan yung mga field hospital natin. Yung mga pasyente na mild to moderate po pwede dito. Paano? Kompleto na naman sa gamit eh. So dito muna sila. Tingnan natin yung sa labas. Paano bang papasok dito? Labas dito po daw. Okay. Separate entrance for emergency patients. Oo nga. Ayan. Oh, ang ganda ng oh. Pagpasok. Oh. So ito po ang entrada ng emergency room. Nasulat niya emergency. Dito yung makikita niyo sa taas, Lisa. Pakita mo. Yung emergency. Yung emergency. At pagpasok, mayroon agad yung kaasikaso sa inyo dito sa information. Yan. Tapos habang naghihintay sila, dito sila. Pakita natin yung waiting room. Ng mga kamag-anak. Bakalisa. Sobrang high-tech eh. Waiting room ng kamag-anak. Yes, po daw. May laban na sa mga St. Luke's to, tsaka Makati Med, di ba? Maganda na eh. Napansin ko po ang puti, maliwanag, at mukhang malamig ang lalaki ng mga aircon. Mm-hmm. Tingnan natin doon sa kabila, Doc Lisa. Dito tayo, Lisa. Dito, Doc Lisa. So, tingnan natin doon sa may pharmacy at ibang mga lugar. So ito yung emergency room, napakaganda. Meron na Lisa, OFTA, ENT, yes, conference room. Kompleto nga. ER conference, problema sa mata, problema sa ear, nose, and throat. Pag ganito kasi kaganda, Sheila, yung facility, lahat ng doktor gusto pumunta. Gusto pumunta. Kasi may laban sila eh, pwede mabuhay yung pasyente. pag yung iba, pag wala, di ba? So nasa budget lang talaga. So grabe. Ito ata pinakamaganda na nakita kong ano. Public. Publikong hospital. Yung ano, hospital lang. Ang gagawin. Sabi ni Vice Mayor Hani Lacuna, talagang pipilit niya ilibre. Pipilit niya ilibre, di ba? Pagkatapos nito, pag mapunta tayo sa term ni Vice Mayor Hani. Okay rin naman. Social na. O social na ngayon eh. So ano na mangyayari sa lumang OM? Gagawing school? Gawin natin school ni Mayor. Gagawing school na lang. PLM College of Medicine. Dito na po yung mga estudyante ay dito na rin mag-aaral ng kanilang mga clinical courses. Hi, kamusta po? Ito po ang gagawing butika ng ospital. Hindi, billing. Ito yung pinakaayaw nilang lugar. Diba, hindi kayo pupunta dito, diba? Dito kayo mag-iiyakan eh. Billing yan eh. Pero dito dapat no billing, diba? Libre, lang yan libre. Bibili din ni Vice Mayor Nina Kunan. Galit sila sa billing. Ay, nila yan. Kailangan libre, diba? Hawain nyo sa billing. Dito ang gusto nila, pharmacy. Hingihan ng gamot. So dito, pharmacy. Ang ganda. Ang laki. Tapos, dito rin yung labasan. Another entrance pa to, no? Opo, sa mga outpatient. Ito pang outpatient lang, ha? Social, ha? Oh, outpatient, social, ha? Oh, agad na pa ng escalator, ha? Oh. Dok Lisa, pakita mo. Wow! Parang private hospital. Pero first floor pa lang to, ha? Wala pa tayo sa second, fourth floor, do sa pang helicopter na pang 10th floor. Ang kailangan ng helipad, paliwanag. Ano ang nakonsepto ni Mayor? Siyempre, gusto mo mabuhay yung mga stroke, heart attack habang traffic sa baba eh. So yung mga emergency talaga, pag helicopter na padala ka rin galing probinsya, malayo-layo, dadalhin dito 15-30 minutes, lalanding doon, makakapasok yung pasyente, maoperahan dito buhay. Pag naipit sa traffic, eh paano na stroke, baka namatay na yung heart attack, hindi na umabot. So speed eh. Kaya sa US lahat may helicopter. Mm-hmm. Yes, parang yung sa mga vehicular accident. Tingnan natin sa labas. Ilang
Matagal na po kayo dito sa project na to? Ako daw, wala nang umpisa. Yung ano ng COVID. Pero kahit may COVID, at least may trabaho nila, di ba? Yes, doc. Ang ganda naman itong parking. Ano mangyari dito sa parking na to? Ito, social eh. Nakita ko po, napakalaki ng inyong magiging parking space. Opo, meron po tayong ano, dalawang level na parking dito sa ano, sa gilid ng hospital. Mm-hmm. Saka meron din tayong parking dito sa harap ng hospital. Dito tayo? Sila, pasok tayo. Ang magiging problema na ngayon, ang pagdami ng mga sasakyan at ng mga ambulansyang magpa-park dito. So, nandito yung parking, tapos maganda yung view ng pasyente. Marami silang makikitang Manila Zoo. Doc Lisa. So, yung mga bata, maganda ang pedia ward, nakaharap sa Manila Zoo. Oo, kahit may mga cancer, di ba? Mas kakalma sila dito. Mas gagaling sila pag nakita nila yung mga pets dyan sa zoo. I think, Sheila, yung setup ng parking tsaka doctor's clinic, meron din dito, di ba? Pag akit dito. Merong access po doon may sa access, second diba? Floor. Makakalusot na sila doon. So, napakaganda nito. Alam mo ano dapat gawin natin? Kasi may nagsasabi, God's will na yung Omicron. Hindi po, hindi God's will na mamatay yung tao. Ang God's will dyan, gagawa tayo dapat ng 16 na ganito. Yun ang God's will. Gagawa tayo 16 na ganito sa buong Pilipinas. Yun ang God's will. Pero baka hindi na kaya ganito kaganda. 2.5 billion to eh. Kahit medyo mas maliit-liit lang, ma-improve yung mga region ng hospitals para may pupuntahan. Yun ang God's will dito. Kasi ngayon, lahat gusto. Health care. Balita ko nga, may namatay daw na project, ano ninyo? Dito head? Po, yes. Yung senior project manager namin, si Engineer Nestor Yabot. Bakit po siya namatay? Sa COVID at saka may sa heart. May heart problem pa sa COVID na matay. Okay, so maraming salamat. Oh, ikaw Rita, magsalita ka konti. Ilang months ka na ba nito? Ano po, Doc? Mag 1 year na po, next month. Si Architect Titay. Hi, Architect. Hello po. Ano architect? Kayo naggawa nito? Kayo nag-design? Meron po kaming senior architect po. Sila po yung nag-design. So, ang ganda na paggagawa, anong purpose nitong butas? Para sa hangin, para hindi mabagyo, ano ba ito? Di ba yung mga building ngayon, dapat ano, mas maayos siya. Okay. Tatakpan pa po na, ano, glass po ang ilalagay. Lalagyan pa ng glass dito? Ito po sa canopy po natin. Meron pa po sa clear glass canopy. Tempered na glass canopy. Okay. Sobra ganda. So, thank you very much, Doc Lisa. So, ito lang muna ang mangyari. Tinignan ko kasi yung magiging quarantine space eh. Na okay, syempre. Na, kasi puno na yung saluneta eh. Para magamit na muna. Okay. Maraming salamat po.